Sabi nga, the bigger, the better. Kaya kung ang inyong munting sari-sari store ay umaariba na, bakit hindi mo i-level up pa? Gaya na lang ni Sally Bermundo. Ang sari-sari store niya, ngayon, Minimart na. Hello, welcome sa aming Minimart. Pasok po kayo para makita ninyo yung ating Minimart ngayon. So, syempre, nandito yung ating mga cookies, ayan, yung mga chichirya. Diyan sa part na yan, mga diapers, mga beauty products. Dito naman, nandito syempre yung kaha. Tapos, edito yung mga candies para nakikita natin. So, meron pa rin mga tigpipiso-piso, meron pa rin mga maliliit na items na nandito. So, dito tayo, dito po yung mga tindera namin. Ayan, dito po kami nagsiserve. Ito po yung mga delata, nandito po yung mga powder, coffee. So, lahat po na kailangan nyo, nandito lahat. So, welcome po, pasok kayo. Pili lang kayo kung anong gusto ninyo. Kung nag-start kami, siguro mga 1-8 lang nito. Kasi nga, typical na sari-sari store lang siya. Tapos inaabot lang siya kay customer. Yun yung usual naman, diba? So ngayon, si customer, ang kaibahan lang. Kasi sila na yung namimili. So, makukuha na nila. Hindi na, wala na masyadong extra pagod na lahat kami lang nagdalagay. Dinarayo ang Minimart ni Sally sa kanilang lugar, sabay sa Quezon City. Pero bago pa man maging full-time negosyante, naging empleyado muna si Sally. 8 taon siyang teacher. Pero kinailangang tumigil. Dumating sa point kasi na nawala yung boses. So, nung una, sumasakit lang yung lalamunan ko eh. Halos yung pati paglunok, masakit na. So, nag-consult na kami sa doktor. Noong time na nalaman ng parents ko na kailangan mo magpahinga, ganito, sabi niya, gusto mo magtinda? Sabi niya sa akin, parang in-offer, gusto mo magtinda? Kasi may tindahan doon, parang in-offer na lang nung may-ari sa iba. Kasi sabi niya, hindi ma-handle na ng maayos nung naiwanan niya dahil sabi niya, kulang sa sa pondo, ganyan. Try mo. Pero nung sabi ko, wala, parang hindi ko kaya. Parang hindi ko kaya, hindi ko yata field yan. Hindi ako negosyante. Siyempre, ang alam ko, magturo. Ang alam ko, ganito. Sabi ko, sige, tingnan natin kung kaanuhin ko. Tingnan natin. So, yun lang ang ko noon. Sabi ko, subukan. Subukan ko lang. Sa Puhunang 5,000 piso, sinalba ni Sally ang iniwang tindahan. Nagsimula ko mga sachet-sachet. Bumili ako ng mga gano'n. Tapos sabi ko, ang dami na nung mabibili ng 5,000. Feeling ko talaga puno ko na yung tindahan. Tapos nung pauwi na ako, naku, 2 bag lang pala to. 3 bag lang pala itong dala ko. Paano ba to? Pinagtsagaan ko yun. Tapos every time may magtatanong na customer, may ganito, naubos lang. Sasabihin ko, naubos lang. Pero, ang totoo wala. Kaya lang sa susunod, lilista ko yun. Ah, wala. Nahanap nila to. Lilista ko siya. Tapos, bibilin ko siya. Hanggat maaari. Pag lumapit sila, may tinanong silang, may ganito ka ba? Or meron ba kayong tindang ganyan? Hanggat maaari, maibigay namin yun. Hanggat maaari, yung pinunta nila, is huwag, feeling ko kasi parang sayang naman yung nilakad nito. Bilang baguhang negosyante, nakaramay niya ang kanyang kapwa tindera, si Aling Purin. Yung delivery nila, di ba? Kasi ang, lalo na nung lumaki na yung tindahan, ang hirap-hirap na namin na nung una nagsasacrifice pa yung sasakyan namin eh. Nakakatuwa kasi siyempre kahit tumatagal ka na nagtitinda, may natututunan ka eh. At saka yung mga lesson na galing din sa mga kapwa mo, nagtitinda. Parang, ay, maganda yun na. Bago yun na. Gawin ko nga. I-apply ko nga sa amin. So, kung ano yung applicable, kung ano yung available na pwedeng makuha out of that seminar, talagang inaano ko siya. Kasi inaral ko din siya. Naging malakas ang sari-sari store ni Sally. Matapos ang 15 taon, isang oportunidad ang dumating sa kanya. Ang presidente mismo ng Pure Gold ang kumumbinsi kay Sally na gawing Minimart ang tindahan niya. Nagkita kami sa Pure Gold Commonwealth. Pinakilala ako nung manager doon. Nung time na yon, sabi ko, magpapagawa kami ng bahay eh. Sabi ko, sir, pwede bang maghumingi ng tulong? Kasi nagpapagawa kami ng bahay, gusto na namin i-maintain yung tindahan. Kasi na-realize na namin, malaking tulong siya. So dito na namin papatay yung bahay. So sabi ko, pwede ba pahingi ng yung
pwede bang magpaganda, paayos lang, patulong lang. Sayang yung pwesto, sabi niya ganyan. Tanggalin mo to, tanggalin mo yan. Inekis-ekis niya yung sa drawing nung sa architect. Ibukas mo na to sa customer. Ha? Sabi ko, sir, wala sa usapan natin yan. Sabi ko, ang usapan ko lang natin is tutulungan niya lang akong pagandahin. Negative yung naiisip namin. Hanggang sa ano, sabi ko, total, sila naman ang gagastos. Total, ayusin naman niya. Subukan nga natin, try lang natin. Pag binukas mo yan sa tao, sabi niya, tingnan mo kung hindi lumaki yung benta mo. Ang sinagot niya, yung mga gondola, tapos yung mga salamin niya, halos lahat. Halos lahat. Ang parang naging ano na lang namin is yung pwesto. Naging up to the challenge si Sally sa hamong ito. Siya ang naging kauna-unahang Minimart na produkto ng Pure Gold. Dahil sa kanya, nagsimula ang programa ni Aling Puring na i-level up to Minimarts ang mga successful na sari-sari store. Tara na't yumaman at manood ng May Puhunan. Mag-subscribe po kayo sa YouTube channel ng ABS-CBN.